magandang araw at panibagong episode na naman ito ng Feature Story. Ngayong araw makakasama natin si Jane Miranda na isang artist or pyrography artist na ito nga ang ginagawa niya na umuukit ng isang sining dito sa pamamagitan ng isang kahoy. Magandang araw, Jane. Magandang araw po, Ma'am Era. Siyempre, mag-start tayo kung paano ka nagsimula dito sa iyong ukit dito sa... Nagsimula ho ako noong 2017. School ko ho dati nung grade 12. Nag-cut ho ng kahoy yung ating mga manong doon dahil nabagyo nung time na yun. Okay. Nung nag-cut ho ng kahoy, nagkaroon ho ng mga spare at humingi ho ako doon sa manong. December 27, 2017, nasuggest ho nung kaibigan ko from Manila, nasabi niya na nag-try ka na bang mag-drawing sa kahoy na parang sinusunog mo siya. Hindi pa, sabi ko. Try mo nga, tapos send mo sa akin. Then, ayun po. Then, nagawa na ho siya na tinuloy-tuloy ko na po until people order. So, itong, anong tawag dito sa art na to? Tawag ho dito ay pyrography, which is the art of burning sa wood po. Na nagpe-place ho tayo ng images sa wood. Gamit ho yung isang pyrography tool or yung panginang kung mas ano ho kayo, familiar. So, accidentally mo lang siyang ginawa pala? Yes po. Ayun. Tapos, ano ba? May background ka ba sa pagdo-drawing? Kung ba't syempre, ang ganda ng mga arts mo na kukuha mo talaga yung imahe ng original na image. Nung kabataan ko pa lang po, nahilig na rin po ako sa mga pag-drawing-drawing. Kaya sa kasuyo ko yun po, kumukuha ho ako ng architecture sa ESU. Nakitaan naman na ho ako na sa ano pa lang po, at a young age na nahihilig na ho sa pagguhit. Accidentally nga po na nagawa ko to at nakatulong po sa akin. Okay. So, kumusta naman yung experience dito sa paggawa ng ano? Paano yung processing ng paggawa nitong art na to or pyrography art? Nung ano po, dati wala ho akong mga mechanical na tools, ganoon po. Eh ngayon, fortunately, nakabili na ho ako ng mga lagare na kaya ko na pong makat ng maayos yung wood. Pero yung normal processes ko po dati ay mag-order ho akong kahoy dun po sa banda sa May City Walk, sa isang wood shop po dun, which is paper tree ho yung binibigay nila sa akin. Tapos after ho nun, ako na ho magliliha dito. At pipili na lang ho sila ng sizes. Tapos yung traditional po na pagdo-drawing, i-grid, tapos ilalagay po by pencil, then susunog na ho yun ng diretso. Ayun. So, sa isang art, or ito, katulad nga nitong ginawa mo, picture ko, di ba? Yes po. Sa isang art na ganito, sa isang kahoy, ilang oras or araw mo siyang ginagawa? Mostly po, yung mga ano po, features naman po na mukha, ganun po. Tinatagal naman po ako ng mga ano lang, isang araw, ganun po. Pero pagdating na po dun sa buhok, which sobrang tagal na po kasi di inandong dahan-dahan yun. Overall, umabot ako ng 2 o 3 araw sa paggawa. Pero kung kaya ko naman pong madaliin into one day, basta wala akong masyadong maraming ginagawa or yung paminsan po kasi nakapantay sa panahon. Yung pyro tool ko po kasi, pag niya masyado kong mahangin, lumalabig po siyang mabilis kaya tumatagal rin po. So, maaari mo bang ipakita kung paano na kung paano siya gawin? Ayos po, paano? Diba, 10 minutes lang yung ginawa itong Philippine Eagle. Ayan. Bakit Eagle pala yung naano mo? Kasi ho, nung bata pa ho ako, lagi ko kung nagagandaan kung bakit ano, konti lang nila, ganun. At naisip ko ho na nakikita ko yung sarili kasi nakabasa ho ako ng mga parang facts about Philippine Eagle na parang tao sila na isa lang yung partner nila na
hanggang 60 years old po yung parang lifespan nila, ganun po. Then nakakita ko na parang naging sagisag na rin po sa akin na kung yung hayop kaya niyang gawing ano, ma-relag or majestic yung sarili niya. Siguro ako rin, kaya ko rin po yung ganun, na para dun sa family niya at sa sarili po niya na living his life through his years po. Ang galing naman ni Sir King, kasi trivia na siya about sa Philippine Eagle, tapos parang dinededicate niya pa yung sarili niya as Philippine Eagle. Ayun. So going back, Sir, ano, Sir King, yun sa pagbili mo naman ng materials, magkano mo nabibili yung isang ganitong materials? Yung mga ganyan na materials po naman ay mga ano naman po yan, wood na nabibili sa mga hardware, gano'n. Mm-hmm. Yung malalaki na po yan, na ranging. So, kinakat mo na lang siya? Apo, kinakat po na lang po siya. Pero kung makikita niyo na hindi pa ako gano'ng kagaling mag-cut, may mga parts pa rin po na kubit-kubit. Around, inaabot po ako ng around 2,000 or 1,000 plus po yung sa mga kahoy. While yung mga individually po na solid wood na in-order ko, parang pinakamahal na po na nagastos ko dyan is yung 3,000 gano'n. Pinakamababa po yung 400 pag konti. So, sa mga ano naman, sa mga client mo naman, ano usually yung mga pinapagawa nila sa Mostly, ano po? Portraits. Family portraits, gano'n po. Or pang regalo for graduation, gano'n. So, Kate, sino naman na yung sa tingin mong maganda or special na naging client mo dito sa pagpapyro art mo? Back in was that July 2018, may nag-order ho sa akin na dati kong batchmate sa grade 12 po ng Holy Spirit. And yun po, nag-order ho siya. Magkakilala ho kami because na-photobomb ko po siya sa isang picture back in the day. And na at that time, nag-realize pa lang po yung aking business. At ayun po, currently 3 years na, we're turning 3 years this October. Wow! So, naging jowa mo tong ano, itong naging yes, client po. Mo. Oh my God! May ano, may forever sa ano, sa pyrography. Ayun, ang galing naman ang story niyo. Pwede bang malaman kung ano pangalan yes, niya? Mahaba yung name niya. Maria Teresa Denise Obehera Bertudazo. Oh! Parang, I think, siya yung pinakamahabang pangalan dito sa Perlac. Hindi, joke lang. Ang galing, kasi dahil sa paggagawa mo or napaka-amazing ng art mo, nakilala mo itong yes. Forever mo. So, kumusta naman yung relationship niyo ngayon? Mabuti naman po, ma'am. Ganun. Siya ho, actually, yung una nag-message sa page na... Siya yung first client mo. Hindi ko. I mean po sa page niyo, siya ho yung unang naglapit. Okay. Technically, hindi ko ho mararating yung mga parang feature-feature. Kasi ako ho nun, mababa ho ako sa pag-advertise ng ano ko, hindi ko alam. But siya po yung lagi nagsabi sa akin na, lapit natin dito kasi baka ma-feature. Sabi nga ho niya sa akin, gawan ko daw si Ira Lopez. Baka sakaling mapansin daw po, kahit ma-shoutout lang daw. At yun po, currently, naghihilan lang kami pataas. So. Wow, galing naman. Supported girlfriend. Ayan. Pero may sarili kang pangalan, di ba? Ano ang pangalan ito? Ano po, yung brand ko po sa sarili ko ay Silab. Naisip ko lang po yung pangalan after almost 2 years na ho. Kasi nag-isip po ako na sunog. Yun, na hindi ko masyadong maramdaman yung pagiging parang yung sa language ko po. And naisip ko na, ba't di ko gawing Kapampangan? So, kinawa po siyang Silab. Guys, yung Silab na word is a Kapampangan word which means sunog. Ayan. So, yun nga, yung katulad sa art ni Sir Kane, sunog para makagawa ng isang magandang art. Ayun. So, ano naman, sa pricing naman tayo ng yes, art mo, magkano usually yung mga ganitong anong size ba ito? 10 by 10 inches. 10 by 10 inches. Magkano yung mga ganitong... Bali yung ganyan po, yung nabanggit ko sa inyo na 1,500. Meron po akong 3 basic sizes na small, medium, large. Ito pong ganito kalaki, 300 po. Tapos yung susunod po na medium ay 600. Well, yung pinakamalaki ko naman po ay 1,200. Currently, meron po ako sa taas na nakapackage na una for a business sign sa Pasay City. Bali yun na ho yung mahal as of now na nagawa ko kasi yung size ho niya is parang 3 meters by 1 meter ho yung laki niya.
So, meron kang Facebook page or contact number kung paano mag-order. Siyempre, kapag makakapanood ng mga kababayan natin. Ayan. So, paano kanila kukontakin? You could contact me po sa aking Facebook page na Silab Pyrography, or contact me through my number 0947-498-3341, or just message me on my Facebook profile po, Kane Miranda po. Ayun, Kane, sa buong Tarlac, ikaw pa lang yung artist na gumagawa ng art sa wood gamit yung apoy. Nung nag-usap po kami ng Tarlac Pasalubong Center last week nung July 28, na-record po ako na ako pa lang po yung sa under DTI at under Tarlac po na gumagawa ho ng pyrography po. Then with that, natinig na po ako na member as Pasalubong Center po. So, trinay mo na bang pumunta sa provincial government of Tarlac para ma-recognize din yung mga art? Dapat talaga i-treasure natin yung ganitong art. So, pwede natin siyang ilapit din sa provincial government of Tarlac para mas wide pa yung makakakita ng art mo. Kasi talagang na-amaze ako. Ngayon lang din ako nakakita ng art ng ganito sa wood. Kasi usually, di ba, drawings, paintings, pero parang sa'yo kakaiba. Kasi tapos ikaw pa yung first na artist or pyrography artist dito sa Tarlac. So dapat talaga ma-recognize ka. Ayan, sa mga makakapanood nito, baka naman, di ba? Thank you po, Sir Kane, sa pagpapaunlak ng ating